Lalaki, ibinigay ang kanyang nahuling isda sa matandang lalaki. Hey, what's up guys? Welcome sa KTV! Agosto 29, taong kasalukuyan sa bayan ng Isabel sa probinsya ng Leyte. Isang lalaki na nagngangalang Art Conciliado Miroy ang aking nakapanayam dito sa pier ng Isabel. Alas 6 ng umaga ay nakita ko siya na naghahanda ng pamaing pasayan para sa kanyang pamimingwit. Sa kabila nun ay mayroon na pala siyang nahuling tatlong malalaking isda. Ito yung mga isda na kung tawagin ay balo. Ito yung mga isda na may matulis na nguso at may matutulis na mga ngipin. At ayon kay Art, ang kinakainan niya ng mga isda na ito ay ang mga buhay na pasayan mismo. At ito nga ang kanyang kinukuha mula sa dagat na nakababad habang nasa loob ng maliit na plastic galon. Binababad ang pasayan sa tubig dagat na nasa lalagyan para manatiling buhay at nakakaakit ito para sa malalaking isda. Ang plastic galon ay may maliliit na butas para pasukan ng tubig at oksigen. Ito ang paraan ng mga mangingisda para manatiling buhay ang kanilang pamaing. Pagkatapos kumuha ni Art ng kanyang gagamiting pamaing, ay tumungo na siya sa isang barko na sa kasalukuyan ay nakatambay lamang. Dito ay tuturuan tayo kung paano ang magandang proseso para maikabit ang pamaing sa taga. So ayun nga guys, tuturuan tayo ngayon ng technique ng isa nating bida. Nandito po ako sa pier ng Isabel. So tuturuan tayo kung paano niya kinukuha yung mga isda sa pamamagitan ng pamimingwit. Ang ipapain niya po ay buhay na pasayan na hipon kung sa Tagalog. So papanoorin po natin. Gumagamit si Art ng tatlong pamingwit sa pamamagitan ng tansi lamang. At ang dalawa dito ay hindi buhay na hipon o pasayan ang kanyang ipinain. At ang isa naman dito sa tatlo ay buhay. Ayon sa pahayag ni Art, kumukubit lamang ang malalaking isda sa mga oras na madilim pa. Kaya ang dalawa sa kanyang pamingwit ay pasayan na lamang na binalatan ang kanyang ipinain dahil mag-aalas 7 na ng umaga. Kapansin-pansin na napakakalmado ng dagat na animoy walang kaalon-alon at maraming mga maliliit na mga isda na silang kumakain ng pamain ni Art. Maya-maya pa ay may kumubit din na isda at ang isda ay nasa 10 sentimetro lamang o 100 millimeters. Laking gulat ko nang kinuha ito ni Art sa taga na nasa bibig ng isda at pinakawalan niya ito. At ayon sa kanya ay maliit lamang iyon at pwede pang lumaki. At pahayag pa niya ay ayaw niyang mabash na mga kapwa niya din mga mamimingwit. Habang wala pang kumukubit ay sa kabilang dako naman ay mayroon ding namimingwit, isang matandang lalaki na nagngangalang Encho. Kung kay Art ay pinapakawalan niya ang mga maliliit na isda na kanyang nakukuha, pwes, ibahin niyo si Mang Encho. Ayon kay Mang Encho, ay napakasarap daw lutuin ng mga maliliit na isda, lalo na kapag kabagong huli ito. Hindi anya katulad ng mga isda na nabibili natin sa palengke na umaabot ng ilang linggo bago natin ito mabili. At ang sustansya na makukuha dito ay kakaunti kumpara sa isda na bagong huli. At para naman sa mambabas sa kanya, ay pag-isipan muna ninyong mabuti bago kayo magkomento. Dahil ang mga isda ay ang kanilang kaukulan ay hulihin at kainin. Mapamaliit man yan o malaki. Kaya naman kung minsan ay nakakabili tayo ng maliliit na isda at karamihan dito ay ginagawang tuyo. Mga ilang minuto pa ang lumipas nang may biglang pumiglas sa pamingwit ni Art at ito ay napakalaking isda. Sa kasamaang palad at sa di inaasahang pagkakataon, ang tansi ay naputol. At ito ay dulot ng matatalas na mga ngipin ng isdang kumubit sa kanyang pamingwit. Walang nagawa si Art kundi hilain ng tansi o nylon para lagyan ng panibagong taga at pamain. Habang tumitindi ang sikat ng araw, si Art ay hindi natitinag at determinadong makahuli pang muli. Ayon sa kanya, madalas ay umuwi siya ng tanghalian na, mula alas 5 ng madaling araw hanggang 12 ng hapon. Grade 7 pa lamang daw siya noon nang nagsimula siyang mamingwit at halos araw-araw ay nakakahuli siya ng maraming isda. Dagdag pa niya, kasagsagan noon ng pandemya, nang naisipan niyang kuhanan niya ito ng larawan o video habang siya ay namimingwit. At nagka-idea din siya na gumawa ng YouTube channel. Nakakalungkot na sinabi niya na nahihiya siya kaya ito ay hindi na ituloy.
kasalukuyang nag-aaral si Art sa kolehiyo at nasa antas ng third year college. At ang kinukuha niyang kurso ay mechanical engineer. Ayon sa kanya, ang kanyang tatay ay isang cashier sa malalaking barko at ang kanyang nanay naman ay nasa kanilang tahanan para alagaan at suportahan sila sa pangangailangan nila sa araw-araw. Mga ilang minuto pa ang lumipas, kinalaunan ay nagpasya na lamang si Art na umuwi na sa kanilang bahay. Sa kabilang banda, tiyak na magugulat ka sa kanyang gagawin. Dahil ang kanyang nahuling isda ay hindi na lamang niya dadalhin sa kanilang bahay, kundi ito ay ibibigay na lamang niya sa kapwa niya manging isda na si Mang Encho. Ayon kay Art at kay Mang Encho ay hindi anya bagong bagay ang ginagawa ni Art. Binibigay talaga niya ito doon sa mga kapwa niya manging isda bilang pagtulong. At kung marami naman siyang nahuhuli ay inuuwi niya rin ang ilan sa mga ito. Nakakatuwa, hindi ba? Kung tutuusin kung ito ay dadalhin pa ni Art sa kanilang tahanan at ang huli ni Mang Encho ay hindi magkakalayo ng bilang sa kanyang huli, ay pareho silang uuwing malungkot at kakaunti ang dala. Kung sa bagay nga naman, kung ibibigay ni Art ang kanyang huli sa kay Mang Encho, mas darami ang isda na maiuuwi ni Mang Encho sa kanilang tahanan at ito ay makakapagbigay ng kasiyahan sa kanyang mga kasamahan. Ayon kay Art, di bali nang walang dalang isda, pero ang kasiyahan ay hindi mababayaran dahil natulungan niya ang taong mas higit na nangangailangan. Palaging tandaan na may mga taong dapat na talagang tulungan at may mga tao naman na hindi dapat na tulungan. Ito yung mga tao na ginagawa na lamang nilang paraan para sila ay kaawaan, pero perwisyon naman ang naibibigay. Para sa'yo, ano ang masasabi mo sa video na ito? Comment down below kung ano masasabi mo. Hanggang sa muli, see you in my next video. Peace out! Ito ang lugar na tinaguri ang Untouch Paradise. Hey, what's up guys? Welcome sa KTV! Summer na naman. Maraming mga tao ang tatakbo ng paroon at parito para lamang maghanap ng angkop na lugar para maibsan ang init na nararanasan. Kaya kung ikaw ay nagsasawa na sa tubig maalat, ay subukan mo puntahan ang tubig tabang na ito. Ito ay ang Umgut River. Matatagpuan ang lugar na ito sa Mikalaya. Ito ang river na tinaguri ang Untouched Paradise dahil unexplored ang lugar na ito. Bagamat dinarayo ito ng mga turista, pero ito ay limitado lamang sa publiko. Napakaganda ng lugar at ang siyang pangunahing nagpapa-attract sa lugar ay ang malinis at malinaw nitong tubig. Naani mo'y kristal o salamin kung titingnan. Sa kabila ng napakaganda ng lugar, ay milya-milya muna ang lalakbayin bago ito marating. Pangunahing pinagkakakitaan ng mga naninirahan malapit sa lugar ay ang pagsasagwa ng bangka at pagka-guide sa mga turista kapag ka ito'y dumarayo sa lugar na ito. Habang nakasakay ng bangka, makikita sa ilalim ang mga